Mamshi, in today's video, isishare ko sa inyo how you can withdraw your money from Fiber to PayPal. Yes, kasi po, normally, I'm using my Payoneer account. So, this time around, I'll be using my new PayPal account. Plus, may isishare din ako sa inyo kung paano naman tayo magka-cash in ng ating pera sa GCash. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-subscribe, and click the bell dahil magsisimula na tayo as in... Dito kami! Now na! Welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos. And dito po sa channel natin, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. So sa mga bago lang po, welcome, welcome, welcome. So kung napapansin niyo po, nandito po tayo sa aming bedroom kasi ito lang po yung available na place kung saan ako pwede mag-vlog. So nag-setup lang po ako. And ayan, kasama ko yung makulit ko na namang bunso na ayaw magpakita sa camera pero nangungulit lang talaga siya consistently. Huwag nga yan, baka mahulog yung... Anyway, so as I said, ang topic po natin today is about yung pag-withdraw ko ng aking sweldo from Fiber to PayPal. Kasi iniipon ko talaga yung aking sweldo. So pinakahuling naging... last year pa yung huling nagano ko, nag-withdraw ko. So this time, sabi ng asawa ko, withdrawin mo na yung pera mo dun sa Fiber. Sabi ko, wait lang, iba-video ko to. Iba-vlog ko to, susubukan ko ako PayPal. Nag-antay ako ng matagal na moment para gawin to. At ayan, lipat na tayo sa computer ko. Wala nang kung ano-ano pang echeboreche. Pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-withdraw from Fiber to PayPal. Okay, so ayan. Para ma-access niyo po yung inyong sweldo, kung meron na po kayong mga sa sweldo, just go to the earnings tab. And then pag-click niyo, ito na po yung makikita niyo sa screen. Now, as you can see, my available money for withdrawal is $196. And naipon ko po yan. Most of the time, custom offers yung nangyari sa akin. Kasi iba-iba yung mga kailangan ni client. And hindi nag-fit yung standard package pricing ko dahil nga masyadong marami yung mga gagawin. But anyway, so meron na po akong, normally ginagamit ko yung bank transfer and nakakonect po yan sa aking Payoneer account. Kung gusto nyo po mapanood nga pala yung video natin on how you can withdraw your money from Fiber to Payoneer, then eto po yung video para ma-walkthrough kayo kung paano mag-withdraw ng money from Fiber to Payoneer. So today, yung gagamitin ko naman ay yung aking PayPal account. Okay, so what we need to do first is to click on PayPal account. And then, kailangan daw i-verify. Okay, so, first time ko itong gagawin. So, ang pipiliin ko ay verify by SMS or text. So, magpapadala yan sa aking cellphone. Let's just wait for the code. Okay, dumating. 4569. Okay. Submit code. Then, magpapadala din sila ng email. So, let me just check our email. Ito yung kanina kasi tinatry ko siya pero hindi pa ako nag-proceed. So, dapat merong bagong email. Okay, so ito na po yung email. Ito na yung email niya. So, ang sabi, i-click here ko na. Uy, click here ko na. Okay, click here. Call nyo lang. Ayan. Tapos, parang i-re-enter ko yung aking PayPal account. Enter lang natin. Oh, pasensya na ho at maingay itong para konsensya ko dyan sa likod. Aking bunso. Ayan. Tapos, I understand and agree. Check nyo lang. Connect my PayPal account. Sabi, a verification email. Ayan. Was sent to PayPal email you added for withdrawals. Please check your email and follow the instructions. So, yun, medyo maigpit talaga. Ang dami natin pagdadaan ng proseso. So, let's check my email again. Ayan. You have associated a new PayPal for withdrawals. Okay, so, parang notification lang siya, pero wala naman na tayong kailangan gawin. If you did not request associate a new... Bubulo lang sa associate.
a new PayPal account. Please contact our customer support. Okay, so let's go back on Fiber. Let me just refresh and see kung ano na mangyari. Okay, so wala nang notification dyan. Tapos na. Now, eto na. Actually, nagkaroon kasi ako ng issue before sa PayPal. Kaya medyo may fear ako. So, kailangan ko mag-move on para matry ko na. Dahil nga meron na akong GCash and may mga nakapagsabi sa akin na okay naman ang PayPal. Kaya lang talaga mababa yung exchange rate nila. So, kunwari, kung 51, 49 sa kanila. So, let's see. Withdrawin ko sa PayPal account. Ayan. Ayan. Confirm and withdraw. Let's see yung change currency. Okay. Dollar. Save settings. Ayan, this is it. Okay, let's withdraw. Confirm and withdraw. Dun. Okay na. So let me just log into my PayPal account dahil hindi ko na i-prepare. Sorry naman. So mabilis lang halos yung connect ng inyong PayPal to Fiber. Nag-login lang tayo, then nag-verify sa phone at sa email. Make sure guys, Momshies, na kapag ka mag-create kayo ng mga PayPal account, naka-set up din yung inyong mga parang additional security. Okay? Para hindi basta-basta na access. Kasi ayan, nagpadala yan ng code sa akin through text. Para, syempre, maprotektahan nyo yung inyong account. Okay. Nangangalay na ako. Nasa side kasi. Magpasensya nyo na. Ayan, oh, tama, in seconds lang. Mas matagal pa yata na nag-login ako. Ayan na, bumasok na agad yung aking sweldo. As in, seconds lang. Seconds? Akala ko matagal. Okay. So, yan. Alam nyo kung bakit naka-dollar sign yan? As sa bagay, kasi, nung sinend ko yan, diba, in dollars, pwede nyo naman kasi yung i-convert na into peso. Pero, meron kasi akong balak gawin. Bago ko mag-cash in gamit yung GCash, meron akong balak subukan. Meron akong napanood, puro meron na meron. Meron kasi ako napanood na video, hindi ko lang talaga maalala kung ano yung title niya sa YouTube. Hindi ko na mahanap. Ang ginawa ko is, diba iniiwasan natin yung mababang exchange rate ng PayPal. So ang ginawa ko, nag-request ako sa parang help service ng PayPal. Nag-email ako na, diba, dito help. Tapos nag-request ako that I'll be using my bank exchange rate, yung current bank account ko, instead na yung PayPal exchange rate. So kumbaga kapag mag-withdraw ko, matik na nang withdrawin ko is dollar to, kunyari, Union Bank, kung dollar na siya, tapos na-transfer ko siya sa aking Union Bank ng dollar pa rin. Tapos, withdrawin ko siya, parang yung conversion rate ng banko yung gagamitin ko. So, nagawa ko siya, nakapag-request ako, tumawag din sa akin yung PayPal for verification, and then sabi niya, okay na po, naka-dollar, ano na yung account ko. Dito, kumbaga, pwede na akong mag-withdraw doon. So, malalaman ko, susubukan ko pa lang guys, ha? Hindi ko pa talaga alam kung nagwo-work yon. Kaya, susubukan ko mag-withdraw ng small amount, and then transfer ko dun sa aking Union Bank account. Okay? Paano lang tayo mga siguro $1, $2? Usually in 7... hindi. Kapag nga pala less than 7,000 pesos yung withdrawin mo, may 50 pesos charge. Pero kapag more than... wala na. Pag more than 7,000. Yun ang pagkakalala ko. And nung chineko ko rin kanina sa... anong ginugol ko, te? yun nga, yun ang nabasa ko dun sa ibang articles or sa ibang blogs. So, let's try $140. Ay, hindi pala pwede. Naku, hindi. Lilita ko na lang muna. Mahirap na. So, tagal eh. Di ba, na ako ma-charge ng 50 pesos. So, ulit, 5.01. Okay, this is it. Now, titignan ko yan sa account ko. Transfer amount ay 5.01. So meanwhile, ayun, naku po, natanggal yung background ko. Teka lang. Teka lang, guys. Teka lang, Momshie. Yeah.
Okay, so ayan, $5.01. So let's try transfer 0.01 now. You'll get transfer amount is but kano? Teka. Transfer amount is $5.01. Ang fee ay $5.01 din. So you'll get $0.01. Okay. So parang teka, babaguhin ko ah kasi wala akong mapapala eh. $0.101 lang. Okay, so $10. Okay, so sa $10, ang charge ay $5. Ah, okay. Kasi ganito yun. Dun sa video na napanood ko, sabi, iniipon niya yung amount ng wi-withdrawin niya para isang charge na lang. Kasi nga, $5 yung ang fee. So, kung let's say, okay. Subukan natin ay $100. Oh, okay. So, yun, $5 nga yung fee. So, pasensya na kasi talaga. Ngayon ko palang po ito susubukan. And gusto ko may bahagi sa inyo yung experience ko na to. Para magkaroon din kayo na awareness na yes, posible naman pala. So, compare ko kasi para malaman ko kung saan ako mas makakatipid sa pag-charge. Dahil nga na-withdraw ko na siya eh. Fiber to PayPal. So, yung concern ko na lang is kung ba mas maganda, paano ko makukuha yung money ko, di ba? Kung fully sa GCash ba? O diretso sa bank account? Okay, so yun, napatunayan ko na nasa 250 pesos yung charge from Fiber to my bank account na ni-request kong maging in dollars. So, let's say, isi-switch ko naman yung aking pera. So, from dollar to, from dollar to peso. Ipa-primary ko muna pansamantala yung peso. Ito yung papasok sa aking sweldo. Ito yung mawi-withdraw ko. So, yung mas magandang gamitin yung bank account mo, yung parang direct to bank account na in dollars, kung malaki yung sasahurin mo. Parang kasi flat rate na siya na $5 yung deduction sa pag-transfer. Pero kung konti-konti lang naman, pwede na tong yung parang conversion rate ni PayPal. Base sa Yan, pasensya na po. Labas yung anak ko. Okay, so babalikan ko lang yun sa Fiber ko. As you can see, dapat zero na yung... Okay, so yun, nag-refresh na siya. Available for withdrawal is now zero. That means, nakumpleto ko na yung pag-withdraw from Fiber to PayPal. So, yung mga pending clearance ko, ito yung mga expected earnings yan, yung mga susunod na magre-reflect kapag na-meet na yung 14 days. Alright, so ang gagawin natin is mag-encash tayo or magka-cash in tayo ng ating pera dito sa PayPal to GCash. So, para magawa natin yan, kailangan nating i-convert yung ating pera from dollars to peso. Okay, so ang gagawin natin is kailangan nating i-convert yung currency niya. Yan, into Philippine peso. Yan. Tapos, hit next. Yan. Tapos, nasa atin na lang yung kung magkano. So, ang gagawin ko, bubuin ko na siya. 196. Ayan. So, $196 to Philippine peso. So, ang exchange rate niya ay 49.16. Okay, so ito yung magiging amount dahil na-convert na siya. Convert now. Okay, so ito, yan yung amount na ika-cash in natin sa ating GCash. So, let me just move to my mobile phone right now with my GCash app para makakapag-cash in na tayo. Dapat magre-reflect na yan sa inyong GCash account kapag magka-cash in kayo. Pansamantala po muna natin puputulin ang video natin for today para magbigay daan sa ating mga shoutout! Una sa listahan ay si Mamshi Jackie Masalig. Hello po! Shoutout sa inyo. Sa dalawang ka-teammates ko na nakasama ko nung meeting namin, kay Zen ang Bata at kay Anjo Taguca. Hello po sa inyo. Shoutout! Kung gusto niyo po mapa-shoutout dito sa ating channel sa susunod nating videos, make sure to comment po dito sa ating video for today and even do sa ating Facebook page na Homebase Mom Diaries.
This time, ang i-share ko naman sa inyo ay kung paano mag-cash in ng inyong pera from PayPal to GCash. So, kailangan po meron na po kayo na install na GCash application sa inyong mobile phone. And at the same time, makapag-create na rin po kayo ng account. So again, as I said, kung kailangan nyo ng tulong dyan or a video tutorial, a complete walkthrough, then let me know in the comment section para magawan ko po kayo. Okay? So, kanina kasi, nagkaroon ako ng konting error sa GCash. Yung pala, nakapag-cash in na ako kanina ng 500 pesos. Tinry ko na siya. Kaya lumabas dito na na-add na siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo magka-cash in. So, dito, pag i-click nyo lang yung cash in sa taas. Ayan. Ayan. And then, dapat nakakonect na rin yung inyong PayPal account. So, kapag hindi pa, meron pang another tutorial para dyan. So, right now, nakakonect na po yung aking PayPal account. So, i-click nyo lang po yan. Ayan. Click the PayPal icon. Dapat mag-reflect kung magkano yung amount nung nasa PayPal mo dito sa yung GCash. That means na nakakonect na siya. So, kanina kasi na-deduct na yung 500 pesos dito. Inulit ko lang. So, dapat nasa 9,636 yan, di ba? So, ulitin lang natin para makita nyo. Yan. So, ang ika-cash in ko ay nasa 500 pesos lang muna. Alright. So, ilagay nyo na amount and then hit next. Then, confirm. So, dapat makaka-receive kayo ng notification kung naging successful po yung inyong pag-cash in. So, your cash in is being processed. Kindly wait for up to 24 hours for your transaction to complete. So, i-close ko lang. And then, tayo lang natin. Okay. So, ang sabi dito, you have received 500 pesos to your GCash. So, dapat mag-ano to. Okay, so ayun na, pumasok na. Ganun lang po siya kadali. Wow. Again, I'm Sheena Santos. Hindi pa. Eh, kasi nandiyan ka eh. Kasi po nasa ako eh. Ano yun? Eh, sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti sa ating video for today. If you need a complete walkthrough on how you're going to set up your PayPal account, or your GCash account with PayPal, then let me know in the comment section dyan sa ating dyan sa ibaba ng video. Iyan! Have a great day mga kamamshi! Makita kita tayo ulit sa mga susunod nating videos dito sa channel. Bye for now! Ayan, ito po yung aking ayan, setup. Hello! Ayan, ang gulo po ng kama namin kasi itong bulilit po na to ay makulit. Yan po yung setup namin. Ayan, may mga ilaw-ilaw dyan. As you can see. Ayan. Habang nagbibideo ka po ay may nangungulit.